another episode of MBC Talk Season 2. Alright, so ngayon meron tayong guest. Ikukwento naman natin, ikukwento niya sa atin ang kanyang journey from senior high school to college. Yes, tama ang narinig nyo, from senior high school to college. And we will talk about loyalty. So, gaano ba siya ka-loyal? Bakit ba siya naging loyal? And ano ba ang loyalty sa atin, no? Ano ba ang loyalty sa kanya? Bakit ba siya loyal sa Manila Business College? Okay, so ngayon, ipipresent ko na sa inyo sino ang guest natin. Our guest for today is from BS Hospitality Management, first year student, Miss Christine Cajes. Hi, Christine! Hello po. Hi, maraming salamat sa pagpayag na makapag-guest sa amin. Alam ko busy kayo sa academics ninyo, no? And then mabuti naman na bigyan mo kami ng panahon. And alam ko, aside from sa school, meron ka din inaasikasong tindahan ng mama mo, no? So medyo hectic mo talaga yung schedule. Hectic, and kanina nalaman ko na ikaw din ay isang part, isa ka rin sa mga artist ng NCAA, tama ba? Hindi po. Ano lang po siya, sa school. Mm-hmm. I'm a former dancer po as 4 years. 4 years sa? Sa VMAPA po. So folk dancer ka sa VMAPA? Yes po. Tapos parang nag-recruit lang po ako ni Ms. Casamayor po as dancer lang po. Then, di rin po ako nagtagal din. Pero which is, napamahal na rin po sa akin yung folk dance kasi yun din po talaga yung talent ko. Kasi kung ano yung passion natin, di ba? Kahit ilang beses pang mahinto, ilang beses ka pang masway away doon, babalik at babalik ka, no? Yes po. Saka magandang exercise din ang dancing, no? And I guess, nahinto ka because of the pandemic. Yes po. Kasi po sobrang ano rin po kasi talaga eh, ang daming problema po dumating sa amin. And parang hindi po kinaya ng oras na pagsabayin ko lahat-lahat. Mm-hmm. Kaya ngayon, parang inuunti-unti ko lang po talaga na maging ano yung schedule ko. Okay. So, nabanggit mo, Christine, na ikaw ay galing sa VMAPA, yes, high school. Yes, so, dyan ka nag-junior high school. Yes. And, paano mo nakilala ang Manila Business College? Dati po kasi yung tita ko po is nakatira po dyan sa tapat po ng MBC. Okay. And then, akala ko po dati talaga. Ang nakakatawa po kasi doon, di ba po yung rooftop natin? Mm-hmm. Ang akala ko po talaga, may swimming pool doon. Nakakatawa okay. Po talaga siya. Tapos tinatanong ko po yung tita ko, sabi ko, ano po yung school na yan? Ganito ganyan, pang business. Kasi ang ganda-ganda po talaga ng uniform doon. Tapos sabi ko nung nasa high school pala ako, sabi ko, baka balang araw, dyan ako mag-aral. Kasi nga, una-una din yung dahilan talaga, yung sa taas, kasi akala namin swimming pool talaga. So parang yun, may rooftop, ano siya, pool. Yun nga po, tapos marami pong mga student dun sa taas. Okay. Tapos, isa din po dun is yung sa school uniform. Parang ang ganda-ganda lang po siya suotin. Pero, nung nag-inquire po kami dyan, na ano ko rin po talaga na pa about business lang po yung school na yun. Kaya sabi ko, which is, kapag natapos ako ng pag-aaral ko, baka pwedeng ituloy ko doon. Kahit marami pa po opportunity para mayroon pong chance na makapasok. So, alam mo na nakita mo na ang Manila Business College. Yes. So ngayon, paano ka naman namili ng course mo, no, bilang talaga bang first choice mo ang hospitality management? Yes po, ma'am. Kasi ang first po talaga, 'di ba, ang tourism as a FA. Yun po talaga kasi yung gusto ko. Bali po dahil hindi nga po kinaya na makapasok po ako sa FEU dahil po sa financial problem. Na rin po ako dang sa MBC na ituloy yung pag-aaral doon kasi nga po mas maraming opportunity rin po na makapasok. Mm-hmm. Okay, so babalik tayo. From junior high, syempre senior high. Yes po. So from junior high, nakilala mo MBC. Yes po. So, kasi pumunta po sila sa school namin eh. Parang nagbigay po sila ng flyers. Okay. Tapos nag-explain din po sila kung ano po yung hatid ng school nila. Kung anong maganda po yung about sa school. I mean, pagtuturo. Yes po. Kaya sabi ko baka ituloy ko na rin po talaga. So, kamusta naman yung pagpasok? Junior high, kailan ka nag-start ng senior high dito? 2019?
Parang ganun po. Nakalimutan ko. Oo, 2019. Tapos 2020. Senior, no. Ano ka na, grade 12. Yes po. So, so inabutan ka pre-pandemic pa nung nag-senior high ka, grade 11. Yes po. Ay, oo. Parang grade 12 na rin po ata, yung magpa-first sem na po ata. Oo, pero nag-start ka sa grade 11, wala pa pandemic. Wala pa po, kaya nakakapag face-to-face pa. Oo, nakakapag face-to-face pa. So, kamusta yung face-to-face nyo noon? Sobrang saya po kasi marami po akong natutunan ng mga bagay na dati hindi ko alam na malalagpasan ko pala talaga siya. Kasi dito po sa MBC, marami po siyang mga activities na pwede mong salihan. Mm-hmm. Which is makakatulong din sa'yo para umulad yung capability mo na maging ano sa ibang tao. So, katulad po ng sports fest, ganun, meron din po silang laban, pag buwan ng wika, yung mga ganun pong activities. Kaya mas ano din po talaga ang MBC. At saka ano kasi dito, parang required. Yes po. Hindi naman sa pinipilit ka no, na sumali. Po. Pero kasi minsan parang may ugali tayo na parang ayoko, parang lagi ka lang naka-object na ayoko, hindi ako sporting. Pero pag ni-require ka talaga at mapipilitan ka, minsan mas ma-appreciate mo yun eh, no? Yung mapipilitan ka sumali sa isang bagay na hindi mo alam na andami mo palang matututunan. Na kaya mo pala yun yung oo, pala. So katulad mo, may realization ka na ganun. Yes mo. So kamusta naman yung mga challenges mo nung face-to-face ba, tsaka yung challenges mo ngayong online? Ano yung mas, ano doon, mas mabigat? Siguro po mas ang ano ngayon sa online class po. Mm-hmm. Sabi po ng iba, mas madali daw po ang online class. Uh-oh. Kasi nga po, may ipag-meet ka lang po sa time na ano yung sa teacher, gano'n. Pero para po sa akin is mas maganda rin po yung face-to-face. Kasi doon, mas maaano mo yung tao eh. Mas makikilala mo yung mga teacher mo, yung makakapagtanong ka ng maayos kasi pag, minsan po kasi ma'am sa face to face ay sa online parang hirap po kami magtanong kasi minsan mabilis po yung ibang teacher namin magsalita. Uh-oh. Tapos minsan running out of time din po, parang nahihirapan din po kami ano yung sarili namin din sa teacher na sir baka pwede pong ganito ganyan kasi nga po kulang din po sa oras tsaka syempre nahihiya din po. Marami din po talaga akong mga klase na hirap sila makakipag-communicate din po sa mga klase namin kasi parang nagkakaroon ng hiyaan kasi nga po online, di ba? Hindi naman po sa face-to-face na pwede kong, uy, friend, ganito ka mas ano, taas ka lang ng yes kamay, di ba? Kaya parang sobrang daming challenges po sa ano po online class. Tsaka yung sa load, yun, pinaproblema din. Pero buti na lang po talaga, nung nag-senior high ako, nagbibigay po yung MBC ng load. Nagbibigay po sila every week. Opo ata, every week po ata sila ng load. Tapos isend sa number. Kaya parang nakakatipid din po talaga. Ah, kasi kayo, data ang gamit mo? Yes po. Kasi until now? Yes po. Kasi hindi po namin kaya mag, ano, ng monthly. Hindi po kaya. Kasi ang gusto lang po ni mama, parang every week meron pa akong load. 100. Which is ganoon din po yung binibigay ng MBC. Parang makakatulong din po talaga siya. Ah, okay. Ang galing no. So may program sila before na nagbibigay ng loan for senior, senior high lang po ata yun eh. Oo. So, nung naranasan mo ang face-to-face, yes po. Masaya, enjoy. Yes po. Nung eto na, online na, medyo mahirap. Pero ano naman yung bright side sa online mo? Meron ba? Siguro ma'am meron po. Which is parang mas gugustuhin mo kung mag-self-study. Mm-hmm. Siyempre, di ba ma'am, ang online class po kasi hindi siya madali. Yes. Kailangan mo mag-self-study ng sarili mo kasi hindi mo naman kailangan parang maya-maya itatanong mo sa teacher mo, ma'am, ay sir, ano ganun po? Ano po bang explanation na ito, ganito, ganyan? Kaya parang nagkaroon din po ako talaga ng positive na mind na kayanin yung online class kasi nga ma'am, gusto ko po talaga makapagtapos eh. Yun, uh-huh. Dun po ako kumuha ng strength na ipagpatuloy pa po yung pag-aaral ko kahit na sobrang hirap ng buhay mo. And that was during your grade 12? Yes po. Oh. Sobrang hirap po talaga.
Well, syempre, lalo na nung time, grade 12 ka, yun palang nagsisimula pa lang lahat na yes, maging online lahat. From schooling, from work, diba? Lahat tayo online kahit sa trabaho. And even pati yung sabi nga nila, ang joke nga nila, yung embalsamador lang yata, hindi pwede mag-work from home. Diba? Pero kasi, lahat naging online, naging work from home, diba? So, hindi naging madali. Kasi andyan yung, katulad na sinabi mo, yung data. Hindi yes, naman lahat ay merong internet connection sa bahay. Diba? Pero, ang maganda doon is, yung bayanihan, yung nagtulungan, like tinulungan kayo ni MBC na makakuha or mag-provide ng loan para makaka-catch up kayo sa lessons ninyo, yes, diba? And kasi that time, yung iba na hindi kaya mag-work from home, tigil ang trabaho, tigil ang income. Yun nga din po. Kaya nung nag-senior high po, marami pa akong klase na parang huminto po sila bigla. Mm-hmm. Kaya parang sayang din po yung tuition na binigay po sa kanila. Oo, kasi yung iba nag-up na lang na magtrabaho. Hindi ko alam kung paano sila nagtrabaho kasi lahat work from home. Hindi naman po natin sila masisisi kasi siguro po may kanya-kanyang po tayong problema. Yes. Kailangan po natin na ano yung po nila yung problema po nila. Hindi na lang po natin. Kumbaga, marami tayong maraming ang naging problema. Maraming mga dumating na problema. Pero iba-iba kasi tayo na kung paano natin sasaluhin or paano yes, natin i-resolve yung mga problema, yung mga challenges na yan. Pero I'm sure yung mga huminto na yun, makaka-catch up pa sila. Yes. Kasi habang may inspiration sila, katulad mo, hindi ka huminto dahil yung inspiration mo talaga, gusto mo makatapos, although talagang mahirap. No? So, eto na tayo dun sa part na nag-senior high school ka, no? Nag-senior high school ka, tapos yung mga challenges mo, tinuloy mo pa ng college. Yes. Matapang ka din eh, no? Yes. So, hindi ka tumigil mangarap. One of the reasons po kasi talaga dyan is, which is yung tuition fee talaga. Mm-hmm. Kasi po, ang MBC po, nagbibigay po sila ng kapag tapos nyo po ng senior high, alam ko po kasi kaya po ako nakapasok doon kasi 87 pataas po yung kinukuha nila mm-hmm, para makapasok ako doon sa PCPC scholar okay, which is ano po talaga yun, full tuition po talaga yun. Kaya ang ginawa ko po talaga, nung grade 12 po kasi diba may research po ganun. Mm-hmm. Parang doon po ako nagkaroon ng kabang na baka hindi ako makapasok kasi syempre ma'am, yung research po hindi po madali pag gawin online eh. Syempre hindi po kayo nagkakaroon ng kasunduan ng mga kasama nyo, ganito ganyan. Kaya parang naging weaknesses ko din po talaga yun. Pero yung pagpalapit ng palapit na po talaga yung matapag pagkatapos ka na, sabi ko kailangan ko talagang i-push na makapasok ako sa graduation kasi alam ko na hindi ako pag-aaralan ng nanay ko na sa FEU o sa kahit anong school na mayroong bayad po. Kaya sabi ko, ipupush ko. Pero sa awa ng Diyos mo, nakapasok po kasi nasa 93 plus po ata yung ano. Oo, oh, diba? Kaya sabi ko, kung ngayon na nakapasok na po ako sa full tuition, siguro hindi ko pong sasayangin yung pagkakataon na makapagtapos po ako na hindi ako maaalis at ano. Oo, kasi i-share lang natin sa kanila, ikaw ay pumasok sa college bilang TCKC scholar. Yes. Scholar. So, ano ba yung TCKC natin? Yung TCKC natin, ito yung 100% tuition and miscellaneous fee free. So, ibig sabihin, wala kang binabayaran. Wala. Up until now. Yes po. Oo. So, yun yung nakaka-proud doon kasi hindi madali yun eh. Hindi madaling maka... Parang... Lalo na nung panahon na yon, na senior high school ka, nasa transition ka ng senior high school to college. Tapos pandemic, first time yung mag-online full-time, na wala ka man lang makakapitan, wala kang makakausap. Kung kaya, talagang online lang kayo mag-uusap. Marami po nga akong nahilala na mas madali daw nga po ang online class, ganito ganyan. Pero para sa amin kasi, iba po yung naranasan nila sa nararanasan namin po ngayon. Kaya parang hindi po kailangan ipagkumpara kung ano yung nangyari sa kanila sa nangyari sa amin. Kasi marami po akong nakilala na, ay okay lang yan, madali lang yan kasi online class lang yan. Yung ganun lang. Kaya parang
parang mas masakit lang po sa amin kasi parang ang hirap ipagkumpara yung pag-aaral nila sa ngayon lang kami na pinag-aaral. And even until now, na sabihin natin na 2 years na, no, 2 years na kayo nag-online class, meron at meron pa rin challenges. Hindi, yes, kahit sabihin natin, adjusted na kayo. Adjusted na, pero andun pa rin yung challenges. Siguro nalaman nyo na natuto na kayo kung paano i-approach, kung paano i-handle yung online. Yes. Before kasi yung sinasabi nila na madali lang yung online kasi pagising mo, on mo lang yung computer mo, attend ka na ng klase mo, okay na. Diba? Pero syempre, yung attention, retention niyo dun sa klase, ang daming distraction. Diba? Yun yung mahirap dun eh. And not to add on, yung internet connection pa. Yes, especially talaga. Those na talagang data lang ang kanilang ginagawa. May times nga po natataranta ako kasi sabi ko, wala akong load, ganito, ganyan. Tapos sasabihin ko din sa klase ko, hey, Myla, baka pwedeng sabihin mo naman sa teacher namin na wala na ako ng load. Baka hindi ako makapasok ng agad-agad. Kaya parang ano din talaga challenges talaga na magkaroon ka ng magandang internet connection talaga. Oo, and before kasi, nung nagsisimula tayo, ang internet connection hindi rin ganun kaganda. Kaya nga po. Diba? Parang ngayon nag-improve na sila in fairness, pero syempre, yung iba na hindi pa rin afford na makakuha ng monthly subscription ng internet connection, hindi pa rin madali para sa kanila. Pero malaking magandang inspiration yan para sa mga estudyante na nandyan na katulad mo, from senior high school, pumasok ka sa MBC ng college, na ganyan yung sitwasyon. At may bonus pa, may TCKC ka pa. Ibig sabihin, parang yung challenges mo, ginawa mo lang siyang positive motivation sa'yo. Hindi yung instead na, huwag na, ayoko na, pagod na ako makipaglaban. Parang ganun. Diba? Parang, pero ikaw, ginawa mo siyang inspiration. Lalo kang lumakas, lalo kang na-inspire, lalo kang nagpursige. No? So, pag-uusapan natin, yung pagpili mo ng course. So, na banggit mo kanina, ang gusto mo ay, anong course yung napili mo? Hospitality management. Yes po. Yun ang first choice mo. Yes po. Mm-hmm. Pero nung una, gusto mo rin ng tourism. Yes po. Yung pag-FA mo. O flight attendant. Okay. So, gusto mong lumipad. Well, alam mo ba na dito naman sa ating MBC, na wala tayong tourism. Yes. Okay. Pero meron tayong hospitality management. So, ano ba yung hospitality management? Ito naman yung sa mga hotels. Yes. Diba? So, nung namili ka ng course mo, ano yung mga kinonsider mo? Mga inisip mo? Bakit ito yung napili mo? Bakit hindi ka nag-IT? Bakit hindi ka nag-nurse? Kasi po ngayon, di ba ma'am, hindi man po yung hospitality management. Mm-hmm. Parang, para po sa akin, pag kinuha ko po yung course na yun, siguro parang hindi po ako mawawala ng trabaho. Mas marami pong opportunity na makapagtrabaho pa po ako sa iba. Wait. Kunyari po katulad sa iba, pag IT ka, ay dito ka lang sa trabaho ng ganito. Parang limited lang po. Kasi ang hospitality, parang broad po siya talaga na kahit saan pwede ka magtrabaho. Oo. Kaya pa sabi ko, baka ito na yung para sa akin talaga. Kasi, ma'am, gusto kong makakapagtapos po ko ngayon ng 3 years course. Ano po 3 years course po dito sa MBC? Kasi, trimester ay, tayo. Yes, oh, yan lang yung isang iyan ko ha. Kasi akala nung iba, naku, 3 years lang. Kaya, vocational course ba kayo? Hindi. Pero degree, may 1 year ano po eh. Degree holder kayo. Parang bachelor's degree pa rin yun. Kaya lang kasi, kaya 3 years kasi 3 sem nyo, mabilis. Trimester kasi. Sa iba, 4 years kasi 2 semester lang sila. No? So, mabilis lang po talaga naman. Oo, mabilis dito. Kung gusto mong mabilis makatapos, magta-tricep ka. Yeah. Pero medyo challenging, pero nasa sayo yan eh. Alam mo, walang challenge na hindi natin mare-resolve kung hindi mo i-resolve, kung hindi mo pagtutuunan ng pansin. Diba? At pag walang challenge, boring ang buhay. Kaya ba? Pag walang challenge, boring ang buhay. So, going back,
mahilig ka bang magluto? Yes po. Ah, so maliban sa mahilig kang kumain, lahat tayo mahilig kumain. Mahilig po ako maglinis. Mahilig ka rin maglinis. Yes po. So mahilig kang magluto. Kasi alam mo, pag sa hospitality management, maraming sakop yan. Hindi lang sa pagluluto, hindi lang sa... Actually, meron akong kilala na graduate ng hospitality management. Pero nagtatrabaho siya sa HRD ng isang hotel. Kasi hotel. Kaya nga. Diba? So, marami kang, huwag mong isara yung isip mo na sa hotel ka lang or parang, ano ko, hindi man ako marunong magluto, hindi man ako mahilig magluto. Parang ganun eh. Actually, yung kilala ko, hindi naman siya mahilig magluto eh. Ayaw niya sa kusina. Pero nag-HRM siya. Nung panahon na yun, HRM pa. Ngayon kasi, hospitality management. Na. Yes. No? So, ang sarap ng kwentuhan natin, no? Parang, from your journey nung junior high ka, napunta tayo sa senior high. Ngayon, na-college na. No? So, mas marami ka pang ikukwento sa amin. Kaya nga, puputulin muna natin yung ating kwentuhan. Kasi mahabang usapin ito, no? College na ang pag-uusapan. Tungkol naman sa journey niya as a student of BS Hospitality Management dito pa rin sa Manila Business College. So, pag magkikita tayo ulit, we'll see you again. Christine, magkikita tayo ulit at tatapusin natin yung naumpisahan natin kwentuhan at bibitinin muna natin sila. Alright? So, see you again. Tabayanan ninyo yung susunod na episode para sa ating part 2. Not about loyalty sa Manila Business College. Okay? Thank you, everyone! Bye, guys! Bye!